Nakatira sila Federico sa isang maliit na bayan kasama ang kanyang mga magulang. Dahil bata pa, medyo may kakulitan at katigasan ng ulo si Federico. Pero hindi katulad ng normal na bata, si Federico ay sutil. Sabi ng nanay niya, kumaya daw ito sa tatay niya noong bata pa. Ang mga magulang niya ay kadalasan pinapatawag ng kuro sa school. Hindi pwedeng hindi matawag ang kanyang mga magulang sa loob ng isang buwan. Si Federico, madadamay at madadamay sa gulo. Kinising na nanay niya si Federico para pumasok sa school. Pupungas-pungas pa nun si Federico. Pagtayo niya sa kama, diretso naman sa sofa at humiga habang ang nanay niya hindi magkandaugaga sa paghahanda ng pagkain. Sinigawan siya ng nanay niya at pinalo ng malakas para magising. Si Federico naman parang sundalo na biglang tumayo. Ganito sila araw-araw. Matapos maligo ni Federico, kumain na ito ng almusal at naghanda na sa pagpasok. Hindi naman masamang bata si Federico. Mabait naman ito sa mga magulang niya. Sadyang malikot lang talaga ang bata at kadalasan dahil dito, kung hindi siya ang nadidisgrasya, siya ang nakakadisgrasya na siyang dahilan kung bakit madalas mapatawag ang kanyang mga magulang sa school. Dumating ang school bus at sinundo na si Federico. Ang nanay niya naman nakahinga na ng maluwag. Sa wakas, makakapaglinis na siya ng maayos, makakakonsentrate sa kanyang mga gawain. Wala na siyang iisipin at aalagaan sa susunod na mga oras. Subalit, matapos ang ilang oras, ang nanay niya tapos na sa paglilinis nang biglang may matanaw ito mula sa bintana. Ang kanyang anak na si Federico, mag-isang naglalakad papunta sa kanilang bahay. Hindi pa uwian ng mga bata kaya paano siya nakauwi? Tanong nito sa kanyang sarili. Federico, ano na naman ginawa mo sa school at bakit ka pinauwi? Sino nagkatid sa'yo? Si Federico, nakayuko lang. Hindi makatingin sa kanyang nanay. Nang lumapit na ang kanyang nanay, nakita na mayroong dugo ang ulo nito. Paano ka? Bakit may dugo yung ulo mo? Ano, nakipag-away ka na naman sa school? Kaya ka ba pinauwi dahil nakipag-away ka? Ha? Ha? Sabihin mo! Puro ka na lang sakit ng ulo. Wala kang pinibigay sa akin kundi sa mga ng loob. Kitang-kita sa mukha ng nanay ni Federico na nakahigh blood ito. Si Federico, nakayuko pa rin. Ma, sorry po. Hindi magawang tumingin ni Federico sa kanyang nanay. Ayoko na. Puro ka na lang, sorry. Tapos ano, ulitin mo bukas? Papatawaran ka na ngayon, tapos bukas ka na ulit? Paulit-ulit na lang ba, Federico? Pumunta ka sa kwarto mo. Lakot ka pagdating ng papa mo. Magpalit ka ng damit at punasan mo yung ulo mo. Nakayokong umakyat si Federico sa kanyang kwarto. Ano bang gagawin ko sa batang to? Alam ng nanay ni Federico na nakapagbitaw siya ng masasakit na salita dahil na din sa init ng ulo. Akit na sana siya para kausapin ang anak ng maayos nang biglang tumunog ang telepono. Hello? Pwede ko pong kausapin ang nanay ni Federico? Sino to? Ma'am, ako po yung school principal. Malalim na buntong hininga ang sinagot ng nanay niya. Ano na naman ginawa ng demonito kong anak? Ma'am, hindi ko po alam kung paano ito sisimulan. Kasi nitong umaga lang po si Federico, umakit sa bubong ng school at... Sawang-sawa na po ako, laging pinapatawag sa school. Hayaan niyo po, pagdating ng papa niya, makikita niya ang hinahanap niya. Hindi niyo po naiintindihan, ma'am. Si Federico po kasi nalaglag sa bubong. Biglang bumagsak ang luha ng kanyang nanay sa narinig nito. Hindi niya alam na may nangyari na pala sa kanyang anak at pinagalitan niya pa ito. Ma'am, hello? Yes. Andito pa ako. Nanginginig na sagot ng kanyang nanay. Ma'am, huwag po sana kayong mabibigla. Si Federico po, nasa ospital. Patay na po siya. Nagkunaw ang mundo ng kanyang nanay nang marinig ang salitang yun. Ang telepono,
Nahanda-handang bumagsak kasabay ng luha niya. Agad siyang nagtatakbo papunta sa kwarto ng kanyang anak. Halos madapa na siya sa sobrang pagmamadali. Nahagulgul ito ng buksan niya ang pintuan. Subalit, walang Federico sa loob ng kwarto. Ang tangi na gawa na lang ng kanyang nanay ay yakapin ang mga gamit ng anak at humingi ng tawad. Mga boss, salamat sa inyong panonood. Palike na din po ng aming Facebook page. Dito, nagpo-post po ako ng mga updates. Maglalagay din po ako ng direct link sa Facebook ng mga stories. Kaya kung subscriber po kayo dito, ilike nyo din po ang page namin para updated kayo sa mga short stories na sa Facebook/mobile lang. Nag-develop din po pala ako ng app. Hindi pa po ito nakalagay sa Play Store kasi need pa po ng developer's fee doon. Pero nandito po sa video description ang download link. Pang Android pa lang po siya mga boss. Try nyo po baka sakaling magustuhan ninyo. Meron nga po pala akong videos na mobile direct link lang. Hindi po siya mag-a-appear sa mga YouTube subscribers. Try nyo din po yung app. Kung gusto nyo rin po mag-submit ng story, PM nyo lang po ako sa FB. At kung gusto nyo pong mag-narrate, pag-usapan po natin yan. Maraming salamat sa panonood mga boss. Bulalord out.